Okay, tuloy po tayo sa ating gawain sa araw na ito. Welcome po sa ating YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Narito tayo sa ating drip garden project. Patuloy po tayo sa pagtatanim. So sa pangwakas nating kama ay magtatanim tayo ng direct seeding na pagtatanim ng okra. So nakikita nyo, basta doon na ang ating mulching. Sa ilalim ng ating mulching, nandoon na ang drip line hose. Basta doon na. At magbubutas lang tayo para diyan natin ilagay ang buto ng okra. So sa paghahanda natin sa lupa, sa nakikita nyo, ginawa natin kama o pinataas natin ang lupa para po hindi siya maapektuhan ng maraming ulan o maraming tubig. So pag mayroong malalakas na ulan, diretso tuloy-tuloy sa mababang area ang tubig. So sa paghanda natin sa kama, nilalagyan natin ng organic fertilizer sa ilalim. At saka inisprihan natin ng ating soil enhancer na Agronica Plus. So handa na ang lahat. So ang ating gagawin ngayon ay magtatanim tayo ng direct seeding na buto ng okra. So yung plastic hose ay bubutasan natin sa gilid ng drip line hose. So pakita ko sa inyo, magbubutas po ako. So sa paglagay natin ng buto ng okra ay marami tayong buto. Sa nakikita nyo, marami tayong buto. Lalagyan natin ng marami para siguradong mayroon. So magtining na lang tayo pag sumibol na, sumubra sa isa ang sibol. So babawasan natin, iisa lang ang iiwan natin na sumibol na okra. So ganyan kadalang ang pagtatanim natin. Dalawang linya po ito. So magbubutas na po ako. Ito pong improvised lata ang gagamitin natin sa pagbutas. Okay. So yung measurement natin, yung ginagamit natin, measurement mata-mata system. Okay. So ito po ang assistant natin. Siya pong tagapaglagay ng buto at ako ang tagapagbutas. Okay. Madali na po ito. So para po sa iba na mayroong drip line, lalo na dito sa probinsya namin sa Bohol, mayroon po itong 75 unit na binigay sa atin ni Secretary William Dar. At sana po mapakinabangan natin. So marami pa po tayo mga plano dito. So ito lang muna, kasi mahal na mahal ang okra ngayon. So ito lang muna. So malapit na po ang tag-init. So ito, parang fit na fit ito sa panahon. So madali lang pagbutas. So andyan ito sa gilid ng drip hose natin. Ito, pakita ko sa inyo. Ito ang hose, no? So diyan tayo sa gilid para konting patak ng tubig, diretso kagad sa puno ng okra. Yung pangalawa naman, yung pangalawa dito,
sample tayo. Yung pangalawang linya. Dito. Yan. So yung magdadagdag pa tayo ng fertilizer dito. So dinsing ang gamit natin, yung abono ay tutunawin natin at saka ididilig natin diretso kaagad sa puno. Madali na po ito. So medyo para mabawas-bawasan po ang labor natin dito sa pagdidilig. At saka yung pagkukontrol sa mga damo ay wala na. Wala na tayong problema sa damo. Pero mayroong problema natin dito paminsan-minsan. Yung mayroong makawala na mga hayop. Ako, mabubutas yung plastic mulch natin. No? So, may mga asong pagalagala dito na tumatakbo. Yun ang problema natin. So, madali lang po ito. So, para sa aking mga kaibigang magsasaka, kinukumusta ko kayong lahat, lalo na mayroong drip irrigation system. Siguro mag-ano yung presyo ng mga gulayan natin dito sa Bohol, no? Magiging mura na. So titingnan po natin kung ano ang improvements natin dito. So doon sa background po natin, yun po ang mga tanim nating ampalay at saka upo. Nauna po itong natanim natin. So, pwede nating lapitan yun mamaya. So, ito naman hanggang sa dulo, ito ang gagawin natin. At yung buto ng okra na ginagamit natin ay ate na apur itong produce, no? Yung buto natin. Sa nakikita niyo sa nakaraan nating vlog, ito na ang mga buto, no? Kasi pag bibili pa tayo, nako, mahal, no? So walang problema 'yon kung lalagyan natin ng paaman. Yung lalagyan natin ng sobra para siguradong mayroon, no? Nilalagyan ng 4 o 5, walang problema yon kasi marami tayong buto. Ang problema yon pag nagbibili tayo, yun nga ang mahal kasi binibili. So yun ang ibabaging natin, no, para makatipid tayo. So ito ang kaibahan sa binibili at saka yung sarili mong ani na buto ng okra. So wala na po akong masasabi. Okay. So andyan na lang. So hanggang dito na lang tayo. At sana po ay tangkilikin nyo ang aking video. At huwag nyong kalimutang mag-share sa iba para po makatulong tayo, no? Makatulong tayo at yung mga bakanting mga lupain dyan matataniman para po hindi na tayo maghihirap, no? Kasi ang hirap sa atin, pupunta tayo sa ibang bansa na wala tayong power doon, alipilin na lang tayo doon. So dito na lang tayo, paularan natin ating bayan sa ating bayan at saka dito tayo mag-enjoy sa ating buhay. Hanggang dyan lang po at maraming salamat.